Anyway, if mag-stop na lang recording, ano, turn on na lang kayo ng mic. Okay, so yan. Thank you. I'm sorry. Ayan. So again, yan. Kapag na super saturated solution, you added too much solute, no? That the solvent cannot dissolve it anymore. So, yun nga, familiar kayo probably kapag buko juice. Di ba minsan sa buko juice, yung nafe-feel mo ang tamis-tamis na niya. Tapos pagdating mo sa dulo ng pitchel, ang dami pang asukal doon. No? So, they crystallize out na. Ito nga, promise ko sa inyo, gagawin ko to sa experiment natin. Pero kapag pa-midterms na ha, pag wala na tayong ginagawa. So, let's say this one. It is a super saturated solution that a small disturbance, no, can actually cause the crystals to form. Like, guguluhin mo lang siya, magkakakristal na yan. Tignan niya. And when I say small disturbances, actually, pwede yung kamay nyo, no, iganon nyo sa solution. Pwede nyo iganon yung kamay sa solution. So, siguro try natin, no. It's safe naman. It's safe experiment, no. And it feels hot, no. Mainit yan. Hot ice tawag nila. Okay, so pwede natin gawin to kapag ano na, kapag tapos na tayo sa discussions. Okay, so again, this classification is quite old na, no? So medyo outdated na to. Eto, I have a question to you. Ipapakita ko muna yung context kung ano. Familiar kayo with stalactites, stalagmites, no? So these are the minerals forming in caves, no? Ayan. Nakakita na ako nito in real life, no? Like, pumasok kami ng kuweba. Sa Rizal yun eh. Tawag doon ay ano, Kalinawan Cave. Familiar kayo doon? Kalinawan. Dito sa Kalinawan Cave. Sino nakapunta dito? Sa Rizal to eh. Or wala pa. Okay. So wala pa ata. So dito sa Kalinawan Cave sa Tanay. Napaka scary dito kasi may part na maliit lang butas tas lumuso. Humiga talaga kami para makagapang dun. So kung may claustrophobia ka, matatakot ka talaga dito. Ayan. So, may ganito akong picture din eh. May ganyan akong angle. This one also. Ayan. Tapos, malapit yan sa Daranac Falls. Okay. Kung gusto mo makalibre ng entrance, dumaan ka sa kuweba. Kasi may entrance dito. 20 lang naman. So, yan. Anyway. So, dito sa Kalinawan Cave kasi, inside it, may mga mineral formation. Something like that, no? Okay, hindi ko alam kung ano classification niya, kung stalagmites pa siya, stalactites. Hindi ko na inaral. But anyway, so ganyan yung itsura niya sa loob, no? And there's a water dripping, no? Tumutuloy yung tubig, no? So saan galing yung tubig? Well, bundok kasi yun. So let's say umulan. Di ba kapag umulan yung tubig, bababa talaga. Okay? Well, now, question is, ito ay minerals, no? How will you describe the concentration of solutes, okay, in the water that's falling dito? Yung tumutulo na tubig dito. How will you describe it? Is it a saturated, unsaturated, supersaturated? Yes, Cedric. Supersaturated. Supersaturated. Correct yan. Kasi, di ba sabi ko nga, yung water, let's say umulan, pag umulan, na-absorb yun ng lupa. Now, as it is being absorbed by water, it carries with it the minerals in the soil. Tandaan natin yung soil, maraming minerals yan. No? May calcium, may magnesium, etc. And yan, most likely, it carries with it the calcium content of water. So that pagdating sa ilalim ng kuweba, supersaturated na yung calcium doon sa tubig. When it
touches a salt, ano, when it touches other calcium formations like this, calcium carbonate lang yan, nagiging solid na siya. No? Okay? So it's super saturated. Kaya pag tinikman mo yan, others will say na medyo matamis siya, which is a characteristic of calcium solutions. No? Medyo matamis yung lasa niyan. Is it recommended though? I don't know. Pero yun, medyo matamis-tamis yung lasa ng tubig dyan. Which is, again, characteristic of a very high calcium solution. No? So the next time na pumunta kayo sa kuweba, dilaan niyo yung mga tumutula doon na tubig. No? And also, huwag niyo rin hawakan yan. Of course, it took nature thousands of years, hundreds of years, no, to form those majestic formations. No? Kapag sa ilalim ng lupa, sa baba, stalagmite. Kapag sa taas, stalactite. Okay. Tingnan mo, ngayon ko lang din nalaman. Ngayon pala. Okay, so ito, stalactite. Tapos yan nasa baba, stalagmite. Send column, diba? May natutunan pa tayo. Anyway, kabalik na tayo. Okay, so, ito pa, na, sabi ko rin last time that not because you mix two chemicals ay maghahalo agad yun. No? Okay. So that means, in most cases, you cannot just simply form any solution, no, with any components dyan sa paligid mo. Okay. So hindi ka agad-agad mahagawa ng solution. Okay. Because in order for a solution to exist, they should have a favorable interactions. What I mean by interaction is the intermolecular forces of attraction. No? Favorable, meaning nun, ano, same sila ng concept of attraction. Okay? And then, ano yung mga idea natin dun? Kapag same ng, forces of attraction, it could be a dipole molecule interacting with dipole. It could be ions being dissolved in dipole. Or pareha silang London, no? London to London. Okay? So, for example, in dipole to dipole, good example dito is the alcohol solution. So, it's the ethanol plus water. Okay? Water can form hydrogen bond. Ethanol can also form hydrogen bond kasi may OH siya. So that means they can mix well. Okay? So ion dipole naman, ang idea dito is parang kunwari, let's say, sodium chloride in water. So you know, when you place ionic compounds in water, they split into ions, the cation and the anion. So the positive ions, no, they are being attracted to the partial negative end of a polar molecule. Okay? Again, kapag sinabing dipole, may partial positive, may partial negative. Okay? So kapag yung cation nasa solution, didikit siya sa partial negative. Yung anion, didikit siya sa partial positive. Okay? So by virtue, pares lang din siya halos ng dipole-dipole na. Okay, it has something to do with charges, no? Yun yung reason ba't sila nagsasama. And kapag London-London naman, okay, ito yung mga non-polar molecules. Let's say, oil and gasoline, no? Ayan. O kaya mga hydrocarbons. Okay, so yan. For example, petroleum jelly. Okay, alam nyo ba yung petroleum jelly na ginagamit nyo? Let's say, kunwari dry yung lips nyo. Ginagana ng iba yan, di ba? Alam nyo ba yan ay na-discover sa oil rig mismo? So may chemist doon, nagtaka siya. Bakit daw may kulay white na gel doon? So, nung winipe niya, hindi daw amoy gasolina. Doon yan. Doon nag-start yung petroleum jelly. Petroleum kasi galing nga siya sa oil rig petroleum, di ba? So yung ginagano niya sa labi niyo kapag
dry yung lips niya. Yung petroleum jelly na yan. Galing yan sa oil rig. No? But of course, it's cleaner than oil. No? Okay? So, yan. So, again, in order for a solution to exist, they should have favorable interaction. Okay? In order for this to mix, kailangan meron silang favorable interaction. Okay? Kapag walang favorable interaction, hindi sila magmi-mix. Therefore, hindi sila solution. Tawag sa kanila ay suspension. Okay. So, eto. So, these are some examples. Ayan. So, these are some example of solutions with similar intermolecular forces. Okay. So, for example, nonpolar molecules, they will dissolve in nonpolar molecules. No? So, and this is bound by virtue of London forces. No? Okay. So, we have carbon tetrachloride in benzene, C6H6. No? So, you know, benzene is an organic molecule and it is nonpolar. Because the carbon-hydrogen bond is nonpolar, di ba? Carbon tetrachloride, although the carbon-chlorine bond is polar, polar yung CCl bond, no? But its geometry suggests na it is nonpolar. Bakit? The dipole moment cancels each other, di ba? Naalala niya pa ba yan? Pag hindi na, okay lang. So, ganito yung idea na. So, carbon tetrachloride is tetrahedral kasi, no? Okay? So, meaning, itong CCl bond, even though it's dipole, yan, it's polar, the geometry allows it to cancel all those dipole moment, no? So, nagka-cancel out lahat yan, dipole moment na yan. So, as a result, edi, nonpolar yung molecule. Okay? So, yan. So, nonpolar molecule in nonpolar molecule. So, nonpolar to, nonpolar, ayan na. Okay? Na pag may question kayo, let me know lang. So far, naalala pa ba? Okay. Hopefully, naalala nyo pa. Polar molecule since polar solvents, yun nga. So, ethanol in water, no? Ionic compounds in polar solvent as in water or ammonia. Okay? Ah, ito, try nyo rin sa bahay. Lagay nyo yung asin in salt, then NaCl in water. Ako, ginagawa ko to sa sangyup eh. Di ba, hindi ko alam kung anong sangyup version yun. Sangyup salamat ba? Di ba may sesame oil sila dun? Minsan may asin pa nga eh. Nilalagay ko yung sesame oil sa asin, tapos dinudurog ko. Hindi talaga siya nagmi-mix, no? Why? Because salt is ionic compound, oil is nonpolar. So kahit anong gawin mo doon, hindi sila maghahalo, no? On the other hand, when you place the salt, but salt and salt? Salt and water. Let's say, on the other hand, you place the salt in water, tunaw agad yan, no? Medyo maalat na agad yung tubig mo nun. Okay. So, the next time na magsangyup kayo, gawin nyo to. Tapos, magpaka-weirdo kaya. Sabi nyo, ba't sila di naghahalo? Because they don't have similar interactions. Okay? Ito pa, additional tayo. By the way, okay pa kayo? Kaya pa? Wala pa tayong 30 minutes. Ha? May questions ba or wala naman? Okay, so wala naman ata. At proceed lang ako, ha? Okay, let's proceed to this concept naman. This concept naman is about the nature of the solution, no? Okay. So, there are solutes that can allow the conduct of electricity. So, pwede siya mag-allow na mag-pass through yung kuryente. Pwedeng hindi, no? So, what makes a solution conductive? No? So, anong meron sa solution kapag siya ay mag-conduct ng kuryente? It should be electrolyte, no? Solution. When you say electrolyte solution, it's basically a solution with ions, no?
It's a solution with ions lang. Okay? So, yan. Basta may solution ka na may ion, it can conduct electricity. Okay? So, for example, tubig na may asin. Okay? So, that can conduct electricity. Because, bakit? No? Remember, electricity is just electrons negatively charged. In the solution, if you have positively charged ions, such as sodium, mag-i-interact sila, no? So, pahayaan ni sodium i-accept yung electron, tapos ipapasa niya sa kabila. No? So, hayaan niya mag-pass through yung electrons, no? Okay? So, let's say dito sa solution na to, we have NaCl. So, yung electrons, pwede siya mag-pass through to the other side of the circuit, no? Because the positive ions and the negative ions interact with the electrons. We also have weak electrolytes. For example, ito yung mga vinegar, no? So, vinegar is a weak electrolyte. Ito naman, salt solution is a strong electrolyte. But let's say sugar water or dextrose, it's non-electrolyte. Bakit yung sugar water, it's non-electrolyte? Because wala namang ion sa sugar. Okay? Walang ion sa sugar. It's a molecular compound. No? Hindi yun mag-dissociate into ions. On the other hand, yung vinegar, it can release hydrogen ions. No? Acid kasi yun eh. So, pwede siya maglabas ng hydrogen ions. Okay? So, hydrogen ions can conduct electricity but to a lesser extent compared with metal ions, no? Such as in those of salt solution. Okay? So, yun. So, kapag acids, usually, they can be considered weak electrolytes. Okay? So, pwede ito sa acids. Pero kapag, ano, strong electrolyte, ito yung mga salts talaga. Okay? So, yun lang. Additional info lang yan. Okay? Ayan. Ito, dagdag ano lang yan. Pero hindi nyo ito kailangang kabisaduhin, ha? Ayan. Okay, so dito na tayo sa part na to. So, in the context of chem, gagawin nyo ito sa experiment number 2, which will be next week, no? Kasi next week Monday, experiment 1 tayo. So, next week, experiment 2 naman. Okay. So, in the second experiment, you have to prepare solutions, no? And, ano ulit tawag sa apparatus na to? Ito. Ano ulit tawag dyan? Anyone? Kung naalala nyo ba? Ano tawag dito? Ano ulit tawag sa apparatus na to? Yes, Cedric? Try lang. Yan po ba yung volume? Yes, ito yung volumetric flask na. Okay. Ilang calibrations meron sa volumetric flask? Cedric ulit? 500 ml. Ilang line meron doon? Isa lang po. Isa lang, okay. So, isa lang. Okay. Sabi ko nga last time sa inyo sa nung Monday, volumetric flask is quite analogous to pichel, no? Pichel can hold a maximum volume na isa lang, no? Okay. So usually, 'di ba, nasa dulo nakalagay doon 2 liters, yun na 'yun. So madalas 1 graduation lang siya. Okay. So yan, so parang vol flask nga, no? Isa lang yung marking minsan, no, sa pichel. Then, whatever that mark is, whenever you reach that line, no, yung mark level niya, yun na yung volume mo. No? So, let's say yung tubig nandun na sa rim ng pichel. So, ibig sabihin, it's 2 liters of water na. Okay? So, parang ganun to na. So, dito naghahalo ng chemicals and then you add water so that aangat yan dito na. Wala pa akong wall flask sa bahay, syempre. Pinahiram ko kasi sa student ko dati yung ano,
vol flask ko. Like may gamit kasi talaga ako sa bahay. Mga pang chemical stuff na. Pero pinahiram ko kasi. Paano ginagamit yung ano, vol flask? So imagine nyo na lang itong, ito yung vol flask. Ah, ito na lang. So ito yung vol flask na. So whenever you reach this line, ibig sabihin nun, yung volume indicated, yun na yung volume ng liquid dito. Okay. So how do we prepare solution? The way we prepare solution is the same as yung pag-prepare sa pit shell. Ano ba una nilalagay nyo sa pit shell? Minsan tubig muna, minsan powder muna. Sa vol flask, pwede naman kahit ano. Okay. So, madalas, ganito ginagawa namin. You place the solids muna sa ilalim. So, lalagay mo muna yung solids. Then, you add a few amount of water. So, mag-a-add ka ng few amount of water. So, hindi mo agad pupunuin yan sa line, no? So, kalahati lang usually or at least one third, no? So, unti lang. Then, tatakpan namin yan. Okay. Tapos, bakit siya tinatakpan? Kasi ginaganon-ganon yan. Para kang barista yung nagganon-ganon. Ginaganon namin talaga yung vol flask. Shake, shake, shake. So, minsan binabalik-baliktad namin. Okay. And then once we see na dissolved na yung ano, powder, then that's the time we add more water so that it reaches this water line. Okay? This calibration line. Hanap tayo sa Google ng ano, ang visualize na. Duplicate natin to. Demonstrate ko to sa experiment 2 natin, ha? Okay. Ay, gagamit pala kayo ng vol flask sa Monday. So, demonstrate ko na sa Monday. Pakita ko muna kung ano yung itsura niya. Okay. Yan. So, ganyan yung vol flask. It comes in many sizes. Merong 100 ml. Minsan nga may 50 ml pa eh. Ang cute-cute kayo ng 50 ml. 100 ml, 250 ml, etc. Okay? So, yan. Ayan si Madam. So, ang kanyang ginawa, so you have a vol flask na may onting tubig. No? Pwede naman yan. Okay. Pwedeng wala munang tubig or pwede may tubig na nakalahati. No? Then this is your powder. And that's called the weighing boat. Okay, yung powder, ilalagay mo siya dito with the help of a funnel. Nasaan na yung ano niya? Ayan. So yeah, let's say yan yung powder. You use a funnel to push the solids paloob. Okay, then you add few water. And ayan, so nasa ilalim na siya. So again, you don't have to fill it all the way pataas, no? So at least kalahati lang. Then tinatakpan yan so that we can give it a swirl. No? So yun yung swirl yan. Ginagalang-galang. At some cases, binabali-baliktad pa yan. Ginagalang-galang namin. Okay. Then once everything's dissolved, you add additional water so that you reach this water line. Ito pala, the reason why we added wash bottle sa lab kit nyo is kasi kailangan ng wash bottle na para mag-add ng water kapag vol flask. So wash bottle ginagamit dun. Ayan na, wash bottle yan. Pwede rin naman dropper. Ayan, so binabali-baliktad niya. Wala na ba siyang ibang gagawin? Okay, so ganun lang. Ito pala yung idea din. No? Ang idea is, kapag lumagpas ka ng waterline, mali na yung solution mo. So ulit ka ulit. So yes, magsasayang kayo ng solution. Okay, so you have to be careful. No? Kasi again, kapag nadagdagan or nasobrahan yung ano mo, yung water, let's say lumagpas ka kahit kaunti lang, ulit ka talaga from the top, no? Okay?
So, ganun yung lagi nyo tandaan ha. So, when preparing solution, when you add water, be careful. Use wash bottle or dropper para nasa lower meniscus, yung line nasa lower meniscus talaga. Pag lumagpas yan, ulit ka uli from the top. Okay? So, yan. That requires techniques, no? Kaya nga, pagdating sa first experiment natin, gagamit kayo ng vol flask agad, no? Pero walang solution na ipe-prepare. So, just how to use, how to add water lang. Okay? Ayan, punta na tayo sa exciting part. Ayan na. So, exciting part kasi ito yung may calculations na. Okay, let's try our best to work with all this today. Okay, kaya naman 1.5 hour pa. So, discuss natin lahat yan. And then later, sagot tayo ng onting problems. No? Okay, so sabi ko kanina, the amount of solute in the solution can be described by yung saturated, unsaturated, supersaturated, no? So yun, doon sila kinaklassify, no? However, that is just a rough estimate, no? So it doesn't give you an actual amount of matter inside the solution. So what we now use is this one, the concentration unit, because this units of concentration gives you an exact idea of how much substance is in there, how much solute is dissolved in the solution. Okay? So, inaalam niya kung gaano karami yung solute na nasa tubig or nakahalo sa tubig. And the most used concentration of unit are the following. We have the percent by mass, percent by volume, molarity, parts per million, parts per billion, normality, and the P functions. Discuss natin to lahat, no? And then later on, we have more exercises. The next week, dagdag pa tayo ng exercises. Okay? Ayan, so percent by mass. So what does it mean for a percent by mass? No? Meaning ng percent by mass is just the mass of the solute over the mass of solution. Okay, ito lagi nyo tandaan. Solute over solution. Kasi may mga students ako na nagkakamali dito. Ginagawa nila, solute over solvent. Hindi yon. No? Kapag sinabi solution, ano uli ibig sabihin nun? Yun ay solute plus solvent. Okay? Ayun yung tinutukoy nun, ha? Okay. So, magkaiba ang solution sa solvent. Okay, yun lang. Lagay nyo lang tandaan. Kasi onti lang naman yung nagkamali dati. So sana this time wala na magkamali, ha? Okay, so percent by mass, mass solute over the mass of the solution, which is the sum of the solute plus the solvent, times 100%. Okay, so very simple. Sulat nyo na yung formula. Okay. So, a solution, let's answer this one. A solution was prepared by mixing 29 grams of sodium chloride with 300 grams of water. Find the percent by mass of sodium chloride. So, question. Ano yung mass ng solute? Ayan. So, ano yung mass ng solute? Inanap ko yung chat box ninyo. So, ano yung mass ng solute dyan? Is it the 300 grams or the 29 grams? Ano yung mass ng solute? The 29 or the 300? Solute. Ah, yes, Monel? 29 grams. 29, okay. Okay, so correct. Kaya with Paolo and Gianna, Phoebe also. Kasi sabi nga natin, pag solute, siya yung onte, no? Compared sa solvent. So solute is water, NaCl. So M solute
29 grams. How about M solution? Now, by the way, I abbreviate solution as S-O-L-N. Sol. Solution. Okay. Ganyan talaga sa anak. ano kaya yung mass ng solution? Is it the 300 naman? Ah, yes, Cedric? 329. Ah, bakit 329? Kasi the mass of the solution is equivalent to the total mass of the solid and the solid. Okay, so correct yan. Correct. Pag sinabi solution, solid plus solvent. So kung ano yung mga masses na sinabi dyan, i-add mo na lahat, no? So it should be 29 plus 300, no? So it's 29 grams plus 300 grams or 329 grams. Oh, now, to get the percent by mass, so easy lang yan, percent by mass, it's the mass solute over the mass of the solution times 100. No? So it's 29 divided by 329 grams times 100. Okay, oh, calculate tayo. Pindot-pindot sa calculate. So 29 divided by 329 times 100. Okay, so that's 8.81. 8.1 4 5 8 9 6 6 6. Ah, ito question ka. This is my question to you. How should I report the final answer? Should it be 8%, 8.8%, 8.81%, 8.815%? Paano ko i-report yung final answer? Sige nga. Tingnan natin kung naaalala pa ang sig figs. Okay, 3 sig figs. Ganito. This is division, di ba? So, division between 29 and 329. So, anong rule kapag division ng numbers? Ang rule ay the least number of significant figures. Okay, so 29 has 2 sig figs. 329 has 3 sig figs, no? So the final answer should be reported as 2 sig figs, no? So it should be 2 sig fig lang. Or 8.8%. Okay? So yan. So ganun lang. So again, kapag division, it's the least number of significant figures sa given. Strict ba ako dito? Hindi naman. Pag sinagot nyo 8.81, okay lang sa akin. Okay. Basta wag nyo lang kopyahin lahat. No? Okay. Ako, usually, prefer ko 4 decimal places kapag anakem. No? Mas maganda kasi 4 decimal places kasi it's very precise, no? Measurement. Yan. Pero bigyan ko na kayo idea, no? How sig fig place here sa problems natin. Okay, so still the same rules. Pag division, we look for the least sig fig of the given. Of the given, ha? So yan, of the given. So it's just the 2 sig fig of your 29 grams. But again, pag kunwari nag-quiz tayo, nagsagot kayo 3, 4, 5, okay lang naman sa akin. No problem. Just sa exam lang. Okay. So, yun lang. Okay. So, any questions with this one?
Oh, wala naman ata. Okay yun naman. Ah, hindi. Masasagutan pala natin to kapag natapos na natin lahat. Oo nga pala. Ganun ko pala siya dinasign. So, tuloy-tuloy lang natin muna. Okay, so simple problems lang. Tapos mamaya gamitin natin yung kung ano-ano dun sa worksheet. Okay? On the other hand, we have the percent volume. Okay? So again, kapag nagre-report kayo ng concentration units, doesn't matter yung decimal sa akin. Okay lang yun. Okay? Kasi kapag nasa industry ka, ang gagamitin mo four decimals talaga eh. Regardless kung gano'ng karaming sig figs yung ginawa mo. So four decimal places talaga. Okay. So yun. Pero sa case natin, okay na yung ano, two decimal places. Anyway, balik tayo dito. A percent by volume. So, it's similar with the percent by mass. But on the other hand, instead of having the mass, ito, may volume na. Okay. So, ganun lang. So, volume solute divided by the volume of the solution. Oh, I'll ask you, what if you're given a mass, then hinahanap percent by volume? What will you do to the mass para maging volume siya? Sige. Ako na rin, mass yung binigay sa inyo. Pero ang hinahanap, percent by volume. So, anong necessary na conversion gagawin mo? Binigay yung mass, pinapahanap, percent by volume. Ano gagawin mo? Ayan, multiply with density, correct na. Okay. So, ganun lang. So, gamitin yung density formula. Okay? So, huwag niyong kalimutan yung density. Ha? Magsasawa kayo dun. Okay. So, yan. Pag binigay yung mass, tas sinahanap volume, density ang kailangan. Okay? The density of water, let's assume it's 1 gram per ml. Okay? Understated otherwise, no? Ito, medyo madali lang yung problem dito. Question. A certain alcoholic beverage is 10% ethanol in volume. How much ethanol are there in 728 ml of alcoholic beverage? So let me write the equation again, ha? So percent volume equals volume ng solute over volume ng solution times 100%. Okay? Itong 10% na to, of course, yun yung percent volume, no? Siya lang naman yung may percent, eh. Now, what does this 728 ml mean? Ano meaning ng 728? Okay, ano kaya meaning ng 728? Is it the volume of the solute or the volume of the solution? Ano meaning ng 728 dun? Volume ng solute o volume ng solution? Volume ng solution, correct na. So, ang hinahanap ay volume ng solute. So, ganun parati kapag calculation, ha? I-identify nyo muna, ano ba meaning ng numbers na to? Okay. Kasi kapag hindi nyo na-identify, malilitulo kayo lalo, na? So, na-identify natin, itong 10%, malamang, yan yung percent volume. 728, it's either of the two. So, it makes sense na siya yung volume ng solution. Kasi sabi, 728 of alcoholic beverage. So, yung alcoholic beverage is a solution, di ba? So, yan. So, ito yung V-sol. Sige, kaya nga mag-solve. Okay. How will you solve for the volume of the solute? Okay. So, turuan ko na rin kayo ng basic ship solve calculation dito. Pa-solve nga.
Ano sagot niya? Anyone? 72.8 ml. Okay? Madali lang naman kasi, di ba? Pero pakita natin na paano nasolve yung 72.8 in case you arrive with a different number. Ganito lang. It is ganito. So, yung ano, volume ng solute, ito yung hinahanap, di ba? So, alam natin sa math, kapag yan yung missing, ilagay mo lang siya sa isang side ng equation. That means, other variables na kasama niya, ililipat mo sa other side, di ba? So, since yung B solution nasa denominator, when you cross-multiply it, nasa numerator na siya. Okay? So, it will be percent volume, B solution, and then now, itong 100%, it's in the numerator with the B solute. Pag cross-multiply, nasa denominator na siya. Over 100%. So, V solute, 10% times volume ng solution, 728 ml, divided by 100%. So, mapapansin mo, yung percentages, they will cancel out, giving you the ml. Or 72.8 ml. Ang hirap, di ba? Aturuan ko kayo ng ano. Tuturuan ko kayo ng paggamit ng calculator na mabilisan, okay? Actually basic, mas mabagal ngayong gagawin natin. Pero ma-appreciate niyo siya later on, okay? Later on. Balik ulit tayo sa original equation. What I mean is this one, itong nasa taas. How will you plug that into your calculator? Ano? Para mo itatype itong equation na to sa calculator. Oh, well, madali lang. Ano yung percent volume? 10%. So, itatype mo. 10. Huwag mo na ilagay yung percent, ha? Okay. Just the number lang. Walang units kasi dito. So, the percent volume is 10. Tapos nakikita nyo may equal sign, di ba? Sa calculator, dalawa yung equal sign. Meron dito sa baba, meron dito sa red. So, ang gagamitin natin is yung red. Now, ito. Ito yung keylogger natin. How will you access yung red na equal sign? You press alpha followed by this button, the calc. So, yan, nakita nyo, lumabas na yung equal sign. So, this percent volume equal sign. O, tas fraction yan. So, fraction yan. On the numerator, volume solute. Do we know the volume of solute? Hindi, di ba? Yun yung hinahanap. So, anong variable ginagamit natin sa math kapag yun yung nawawala? Kapag nawawala, siya yung anong variable? Ang unknown ay x, no? So, asan yung x dito sa calculator? Ang x ay, ito, no? Ayun, x. So, naka-red yung x. So, press nyo alpha, then x. Okay? So, ayan, volume solute. X siya, ibig sabihin, hindi natin kung alam ano yun. Then, punta tayo sa baba. Volume of the solution. Volume solution, 728 ba? Then, times 100. Again, yung percentage, hindi siya ilalagay na. So now, paano natin hahayaan si calculator mag-solve ng problem? Okay, ganito. Ito yung tawag kong shift solve. Kasi, nakikita nyo, may button na shift, may button na solve. So what that thing does is, siya na yung nagsasolve ng x variable. So, press mo yung shift, press mo yung calculator, calculate, ayun, solve. Then, nakalagay dyan, solve for x, di ba? You press equal sign lang. Ayan, 72.8. Okay?
Again, shape solved equal sign. Sino yung nakuha siya, na-try siya? If you are using class whiz naman, ano siya? Hindi siya directa equal sign ata eh. Tatry ko lang, kunin ko lang. Nasa bag ko yung calculator. Wait lang. Kapag class whiz yung gamit nyo like this one, alam ko dalawang shift calc pipindutin niya. So 10 equals. Ah, equal sign din pala, sorry. Equal sign din. Okay, so sa ngayon mukhang baka isipin nyo eh, parang mas complicated naman yung ginawa na siya. Sa umpisa pa lang yan. Later, ma-appreciate nyo na siya. Lalo na kapag super laki na ng problem natin. Okay? So, ganun lang. Okay, so anyway, na-try niya ba? Sino nakatry na ng shift solve? Okay, so good. Si Manel, okay. Cedric, okay. Phoebe, okay din. Sige. So yan, again, sa una parang ano pa siya, parang ay, ba't kailangan ko maganyan? Pero later on, ma-appreciate nyo siya. Okay. Kasi mga problems mamaya nakakaiyak na. Okay, percent by volume pa lang tayo. Next one, ito na, molarity. Okay. So molarity is... molarity is the concentration unit na ginagamit talaga in chemistry. Like, ito yung formal na units of concentration namin. Okay. Dati, ang gamit ay normality. Okay. Pero, set aside na siya. Okay. Mas ginagamit na ngayon molarity ulit. Okay. So, let's discuss molarity. Okay, so molarity is the ratio of the moles of solute over the volume of the solution. Yun na yun. So yun na yung definition niya. Moles of solute over volume of solution in liters. A question, how do you get the moles of the solute? How do you get the moles of a solute? Ang moles ng solute ay... Paano nakukuha ang moles ng solute? How do you get moles? Anyone? Paano nagsosolve ng moles uli? Molar ratio? Anong meaning ng molar ratio? Okay, moles ng solute. Paano sinusolve yan? Yes, Cedric? Mass over molar mass. Yes, mass over molar mass. Mass over molar mass. Lagi nyo lang tandaan itong triangle. Triangle. Okay. Mas kasi sa chemistry, may tatso lock, no? Gawa tayo ng Illuminati. Yan. And so to get the mole, it's mass over molar mass. Okay? So i-plug in natin dito. Recall, mole is equal to mass over molar mass. Okay? So i-plug in natin ito dito. So that means molarity is equal to the mass solute over molar mass solute times volume of the solution in liters. At tandaan, liters, ha? Bakit liters? Yun yung gusto nila. At tayo magagawa. Okay. So, yan. So, molarity is mole of solute over volume of solution. But we know that moles can be mass over molar mass.
It can be represented as that. So, plinagin na natin. So, molarity equals mass solute over molar mass solute divided by volume of the solution. Ito, gawin na siyang core memory. No? Kasi, kahit kayo, biology, mauumay kayo dyan. Pag nag-research kayo, ang daming ganyan. Nagsasawa kayo. Okay? So, pakisave na sa puso't isip. Okay? Mass solute, molar mass solute over volume of the solution. Okay? Nasave na ba? Magpo-proceed na ako sa next slide. Here's the question. Calculate the molar concentration of ethanol in an aqueous solution that contains 2.30 grams of ethanol, molar mass is 46.07, in a 3.5 liters of solution. Again, calculate the molar concentration of ethanol in an aqueous solution that contains 2.30 grams of ethanol, 46.07 grams per mole, in 3.5 liters of solution. Okay, now isulat ang equation. So, tinatanong ay molarity or molar concentration. Ang symbol pala for molarity is capital letter M. Tawag sa kanya, molar, molar concentration, pwede rin molarity. Depende sa trip mo, basta may molar. Okay? So, tanong, ano daw molar concentration? So, we know that molarity equals mole solute. Ano yung solute? Ang solute ay ethanol. F na lang. Over volume of the solution in liters. No? Then, ano, what else? The moles of ethanol can be expressed as the mass ethanol divided by the molar mass ethanol times the volume of the solution in liters. Ah, pwede na ba natin ituloy? Ay, tingnan nyo. Shabu. Meth. Anyway, mababa tayo. Ah, ano yung mass ng ethanol? It's 2.30 grams. Na? So, 2.30 grams. Molar mass ng ethanol, luckily, it's given. Okay, grams per mole. Times the volume of the solution. Luckily, it's in liters na, no? So, 3.50 liters. Sige, paunahan magpindot sa calcu. Ano sagot? Okay, paunahan pamindot. Ano ang sagot? Ano sagot ninyo? May sagot na kaya? Ang sagot ay ano nakuha niyo? Madali. Pindutin niyo lang yan, ah.
Andiyan pa kayo. Ah, ano sagot dito? Ang sagot ay... Anyone? Actually, 4-3 na na. Kasi 6 yung katabi niya. So, it is 0.0143 mole per liter. Okay. So, ang unit ay moles per liter. Paano naging mole per liter? Kasi tignan nyo, no? Gamit tayo red ball pen. Yung grams magka-cancel. Ang natira, mole dito, tas liter doon. Eh, sir, paano napunta sa taas yung mole? Balik tayo, recall fractions. Recall fractions, A over V divided by C over D. If you divide fractions, what will happen? We can rewrite that as the product of the reciprocal ng denominator, di ba? Naalala niyo po ba yun? Okay, so yung division ng fraction can be rewritten as the product of the reciprocal of the denominator. Ang nasa baba ang nasa taas ay grams divided by grams per mole. Tapos may liters dito. Okay, yung liters lagay na natin sa taas. No? Yan, numerator sila. Division ng fraction yan. So we can rewrite that as grams times the reciprocal of this. Mole per gram liter. Yung grams magka-cancel out giving us the final unit, mole per liter. Lagi tandaan yan, ha? Okay? Fractions. Maraming nagkakamali dyan, no? Sa unit lalo. Or kung gusto nyo safe, ano yung safe na pwede ilagay? 0.0143 capital M meaning molar. Okay? So yan lang, ha. Gusto ko i-emphasize na ganun yung reason bakit siya, baka kasi nagtataka kaya, bakit po napunta yung mole sa taas? Yun kasi, properties of fraction yan. Okay? So, okay na tayo dyan. Kaya naman, kaya. So, madali pa yan, wala pa yan sa kalingkingan ng gagawin natin. Ito naman. Bago tayo pumunta dyan, dito na tayo sa worksheet. Masaya dito sa worksheet eh. Ito, question number 1 sa worksheet. Sagutan natin yung iba. Tapos kayo nabala sa hindi natin masagutan. Typical seawater contains 2.7 grams of sodium chloride per 100 ml. What is the molarity of NaCl in the ocean? Okay. Again, typical seawater contains 2.7 grams of sodium chloride per 100 ml. What is the molarity of NaCl in the ocean? Ang molar mass ng NaCl ay Google natin, NaCl molar mass. 58.44. Ayan. Sige, kaya mag-solve. Nabigyan ko kayo ng 5 minutes na. Matagal na ngayon 5 minutes. Para sige. 5 minutes, sagot kayo. Turn off ko lang muna camera ko. At type niyo yung answer sa sa ibaba.
Okay, 4 minutes. Pag may answer na, type nyo na lang yung answer. Mas okay kung may solution, no? Tignan natin. Pero sige, kahit answers lang, okay lang sa akin. Again, if naka-minimize yung screen niya, typical seawater contains 2.7 grams of sodium chloride per 100 ml. What is the molarity of an ACL in the ocean? Okay. We have answers already. Sige, let's wait for others muna. If you can show the solution, said and James, pwede naman. Nahulog yung phone sa pusa. Okay. Let's wait for others, ha? Okay, may answers na tayo. May sa CJ, may solution. Ayan, okay. So si James meron din. Okay, so tama naman yung sagot niya. Tama naman. Okay, let's write the answers na. So, sulat tayo. Oops, sorry. So, given. Sige, yun na lang. Blue na nga lang. Sige, blue na. So, ano yung given? Mass solute. 2.7 grams. Molar mass solute. Pag hindi binigay molar mass solute, ano gagawin? Tignan sa periodic table. Okay. Ayan. So, 44 grams per mole. Volume ng solution is 100 ml. Ano problem? 100 ml. Ang gusto, liters na. Oh, madali lang yun. Kasi 1,000 ml, 1 liters, di ba? So actually, ano lang yan? Purong mo lang yung decimal place 3 times. So it's 0.1 liters. Sa mga nagtataka, ala sir, bakit may ganun? Kasi nga, liters yung gusto sa volume of solution. Na tayo magagawa dun. Yun yung gusto eh. Okay. So, molarity. Mass solute. Sorry, mole pala muna. Okay, mole solute. Over volume of the solution in liters. Then, ang moles, pwede natin makompute as mass NaCl
molar mass NaCl, V solution in liters. Okay. Mass solution, mass solute, 2.7 grams. Molar mass, 58.44. Tapos, volume of solution, 0.1. Cancel. Ang sagot ay... Ako yung pipindot pa lang. Oops, sorry. 0.46 na. Okay. So 0.46 molar or 0.46 mole per liter. Ang hirap, 'di ba? Sobrang hirap. Okay. Then, so ganun. Very easy, very 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 easy. Next. Now, ready na sa next problem? Next problem. Sige, kung gusto niya mag-screenshot, go lang. Although may recording naman. Medyo nagtatagal na yung recording natin this time. Hindi ko lang kung bakit siya na-cancel kanina. Okay, ito naman. Magnesium chloride has a concentration of 0.054 molar in the ocean. How many grams of magnesium chloride are present in 25 ml of seawater? Google ko muna yung magnesium chloride molar mass. 95 to 11. Okay, so molar mass... 95 to 11. Okay. Ang tanong, ang dagat daw may seawater concentration, may magnesium chloride concentration of 0.054 molar in the ocean. How many grams of magnesium chloride, ang molar mass ay 95 to 11 grams per mole, are present in 25 ml of seawater? Kaya nyo ba? Kaya yan na. Sige, I'll give you 5 minutes then explain natin. Pakita ko rin yung shortcut. Okay. Actually, pwede nyo gamitin yung ShipSolve dito. And ShipSolve is applicable here para hindi kayo masyado maraming cross-multiplication later. But to help you, I will write the equation. Okay. So I'll write the equation, then tignan nyo kung paano nyo magagamit yung ShipSolve. Again, molarity is ano, o yung mass na agad. Okay. Oopsie. Given yung molarity, check. Given yung molar mass. Pag hindi given, edi tignan sa periodic table. Volume of solution given, eto yon 25 ml. Hanapin mo yan. Okay? Sige nga. Try nyo gamitin yung ShipSolve na pinakita ko sa inyo. Kaya naman ha. So, another 4 minutes. Kaya naman in 4 eh.
Okay, we are seeing answers. Yeah, Cedric, James, Phoebe, Monel. Ah, I hope yung iba, no, kahit hindi kayo nag-chat-chat, is alive-alive naman kayo. Buhay naman tayo lahat, diba? Amen. Sige. Solve natin. Ako, gamitin ko yung Calcube version. Okay? Kasi nakatamad magsulat ng solution. Okay, so molarity 0.054 equal sign magnesium chloride mass, I don't know, yun yung hinahanap. X. Molar mass 95 to 11. Volume of the solution, ito 25 ml, diba? Pero you have to convert that, no? 1 liter 1000 ml. Okay, so yan, molarity mass MgCl, molar mass MgCl2, volume of the solution. Sir, bakit may ganyan? Kasi nga ito ay conversion from ml magiging liters. May X na dyan. So, gamitin natin yung ship solve. Ito, baka kasi magtaka kayo. Ito yung sagot natin sa previous answer. So, disregard nyo lang. So, ship solve. Press equal sign. May sagot na tayo. So, it's 0.1285. So, imagine yung nagku-quiz kayo. So, pag nagku-quiz kayo or nag-e-exam, hindi nyo na kailangan isulat yung solution. Diretso calc yun na. Ganun yung ano, yan yung ano, nakatulong sa akin until now. So, hindi na ako nagsusulat minsan. Sa utak mo na lahat ng equation. Type mo na lang. Unless super haba niya and then you have to write the equations. No? And so, ganun. Paano po yung long method, sir? Wala akong ano, ship solve. Madali lang. Kung long method yan, edi cross-multiply mo lang everything, no? So, cross-multiply everything. So, it's molarity times molar mass times V solution. Okay? So, 0.054 moles per liters. Molar mass, 95.211 grams per mole. Volume of the solution, ayun ay, ano yun? 25 ml. Convert mo. 1,000 ml. 1 liter. I still end up with the same answer. Ano yung answer ulit? 1,285. Okay. Okay. Yung, again, yung sig fig, di naman masyado important sa akin. But if you're going to answer this with the correct sig fig, the answer is 0.13 grams na. Okay? Again, hindi naman ako super sensitive sa sig figs. Okay. So, pwedeng correct sig fig such as 0.13. Pwede naman 4 decimal places, which is my favorite, no. Pagganakin kasi 4 decimal places madalas. Okay? So, ayan. So, that's it. Ito, let's have a difficult level question. Sige. Ano, difficult to ba? Feeling ko hindi natin matatapos yung lesson. Pero okay lang. May ano pa naman. May next week pa. Okay, so ayan. Find the molarity and molality of that. Tulungan ko kayo dito kasi ito medyo difficult. Yung molality, hindi na natin didiscuss yan, no? Pang inorg yan eh, ng psychology. Ano yung molality? Share ko na lang din. Molality is similar with molarity. Diba? Molarity is the mole solute per liter solution. Volume of solution in liter. Ayan yung molarity, diba? Capital M yun. Ang molality, small letter m yun.
it's the mole solute per kilogram of solvent. Ayan. Hindi siya volume solution, it's kilogram solvent. Pero hindi naman natin gagamitin yan. No? So, hindi natin di-discuss. Okay? Pero yung solution yan, ipopost ko sa inyo. Okay? Focus lang kayo sa molarity muna. Okay? Sige, pwede nyo screenshot yan. Kung gusto nilang itry. Yung solution for molality and molarity, ibibigay ko naman. Okay? Wala na ito sa exam, don't worry. Ah, ito. Tulungan ko kayo dito. Kasi medyo difficult tong problem nito. Medyo difficult in a sense na may ganun, mapapaganong ka. Okay. Basahin natin. Molarity lang ha. Walang molality. Okay. Ang tanong dito, find the molarity of 37% weight HCl. The density of a substance is mass per unit volume. The density of the reagent is 1.19 grams per ml. So ano yung na-notice natin dito? What we can notice in this problem is you're given one concentration unit, which is the percent weight or percent mass. Iko-convert mo siya to molarity. Pwede ba yun? Pwede naman. Okay. Basta may math, pwede. Anything is possible with math, no? So, sige, focus tayo dito. Paano natin i-convert yung percent weight to molarity? Follow nyo itong steps na ipapakita ko sa inyo. Percent weight yung binigay. Ano uli formula ng percent weight? Anyone? Percent weight? Ano yung formula ng percent weight? Pwede kayo gumamit ng mic pag tinatamad mag-type. Yes, Danica? Ano po, percent weight equal to mass over mass of solution times 100%. Okay, so mass solute, mass solution. Yung mass solute, kailangan ba yun sa molarity? Kailangan ba natin yun? Isipin nyo, yung mass solute, kailangan ba sa molarity? Ang mass solute, kailangan ba sa mass, sa molarity? Babalik tayo sa previous solution natin na. Ang mass solute, kailangan ba sa molarity? Tingnan maigi. Okay. Nakikita niya na. The answer dapat ay yes, dapat. Ayan, kailangan siya. Ayan na, mass solute, di ba? Mass solute. No? Kasi, in order for you to get the mole of the solute, kailangan may mass ka ng solute. Okay? So, mass solute is kailangan. Yung mass ng solution. Di ba kapag molarity, kailangan volume. Ang given, mass. Actually, sinabi ko to kanina eh. Kapag given yung mass, gusto mo volume, ano gagawin mo? Okay? Given yung mass ng solution from percent weight. Pero ang kailangan sa molarity, volume of solution. So, ang gagamitin mo ay density. Okay? So, may ganon. Medyo ano talaga siya. Medyo tricky. Okay. So again, let us just recall kung anong pinagsasabi ko. In case you get lost, ganito lang yung sinasabi ko. Okay. So, nipisan natin ito. Sabi ko, yung percent weight, ang formula niyan ay mass solute over mass solution times 100%. No? Tapos, ang molarity, ang kailangan niyan, mole solute over volume of the solution in liters. Or, pwede natin i-rewrite yan as mass solute
molar mass solute. Volume solution in liters. Yan. Ano sabi ko pa kanina? Sabi ko, yung mass solute, kailangan yan sa molarity. Ayun, no? Sa percent weight, may mass solute doon. Yan, may mass solute ka doon. Yung mass ng solution, hindi siya directly nag-a-appear, no? Wala namang mass ng solution dito. But what we have is the volume of the solution. So how do you convert mass to volume? Use density. Okay. Given ba yung density? Yes, ayun, no? Ayun, so given. So isabihin, we can answer the problem even with two given numbers lang. No? Concentration unit and then density. Okay? Ah, ito ngayon yung problem. Eh, paano po ako magpo-proceed dyan, sir? Okay. Ah, paano tayo magpo-proceed? Ah, ganito. Ah, kaming mga chemist, kami ay mga assumero. So, mag-a-assume tayo. Oh, let us assume you have 100 gram solution. Okay? If you have 100 gram solution, what is the mass of solute if 37% yon? Okay? O, diba? 37% weight yung HCl. Kung may 100 grams ka ng solution, ilang grams yung katumbas nun? Sige nga. May 100 gram solution ka. 37% nun ay HCl. So, ano yung mass ng HCl? 37. Correct yan. Bakit 100 grams ina-assume natin? Para kung ano na yung percent weight, yun na yung mass ng solute. Okay? Kasi 37% times 100 grams, 37 grams, diba? Ganun lang. So if you have 100 gram solution, meaning 37 grams doon ay HCl. Okay? Kung gusto nyo proof na tama yung ginawa natin, oh, ganito lang. Oh, i-rewrite ko yun. Ha? So, M solute equals percent weight mass solution over 100%. So, percent weight is 37%, 100 grams divided by 100%. So, magka-cancel out yung 100. Yung percent, magka-cancel out. So, 37 grams. Okay? Pwede po ba akong mag-assume ng kahit anong volume? Okay lang. Okay lang. Bahala ka maging assumer. Basta, mas madali kapag 100. Pwede 31, pwede 3.14 gram solution. Kayo bahala. Pero ako, I suggest always 100 gram solution para kung ano yung percent weight, yun na yung grams ng solute. Okay? So, ganun lang ka-easy. Ayun, may mass solute na ako. Okay? So, ano yung mass solute? Ito yung 37 grams. Molar mass solute, Google na lang natin. Ano ba yung molar mass ng HCl? HCl, molar mass. 36.485. Ngayon, volume ng solution na lang problema natin. Ah, di ba? Bilis lang na. As long as you can make connections na. Okay. Kung ano yung given, tapos ano yung pwede makuha dun. A volume ng solution na lang. Paano uli yun? Sabi ko, from mass ng solution, gusto mo gawing volume ng solution, use density. Pasensya na, marumi na yung ating board. Okay?
Use density daw. Use density. Di madali lang. Density equals mass, volume. Ang gusto, volume. So, cross multiply lang yan. Mass over density. Ang mass ay ng solution, 100 grams solution. Density sabi, 1.19 grams per ml. Na divide nga natin. Divide. Asan yung calculator ko? Okay. 100 divided by 1.19. 84 that thing. 84.03 na lang. Dami nakalagay. So, 84.03 ml. Okay? Ano sundan ba yung part na yan? Sir, saan galing yung 100 grams? Ayun yung kasi in-assume kong mass. So, kung ano yung in-assume kong mass, yun na yun. Until dito, sa part na to. Sir, saan galing yung 1.19? Nasa problem. Ayun no. Sir, saan galing yung 84? Dinivide ko both. Okay? So, ganun lang. Okay? Nasusundan ba? Or okay naman? Okay, so anyway. So, yan. So, yan na yung volume ng solution. Meron na tayong volume ng solution. Okay? So, we now have a volume for the solution. Which is, may volume na natin ng solution, which is 84.03 ml. Now, we can solve for the molarity. Molarity equals mass solute, 37 grams. Molar mass solute, 36.485 grams per mole. Volume of the solution, lagi tandaan, kapag volume ng solution, liters dapat. So, ano na lang yan? Ako, idediretso ko na, ha? 0.08403 liters. Mini-mental ko na lang. Okay, ganun, mental. Solving for the molarity. Okay, the molarity is 12.07 mole per liter. Okay, so yan yung sagot, 12.07. Question, nasundan naman ba? Or baka may question kaya? Kung may katanungan, pwede itanong. Ayan, sige, take kayo ng screenshot. Damay nyo na ang screenshot. So, anong ginawa natin? So, when converting one concentration unit to the other, ang important ay, ano? Ano yung important? Alamin mo muna, ano ba yung equation ng unang concentration unit? Tapos, ano yung equation ng pangalawa? Then make sense of what can you use, no? Sa percent by mass, may mass solute ako. Sa molarity, may mass solute din. So pwede ko gamitin. Sa percent weight, may mass solution ako. Sa molarity, may volume solution. Mass and volume yon, may relationship sila. Tawag doon, density. So nag-density tayo. Ito yan. What else? In order for you to get the mass ng solution and yung mass ng solute, mag-assume ka ng 100 grams parate. Bakit 100 grams? Para yung percent weight, yun na rin yung grams, no? So, kung 37% yan, edi 37 grams. Kung 49% yan, edi 49 grams. Okay? Pwede po ba ibang numbers? Pwede. Kayo bahala. Up to you.
Okay, so yan. Yan yung ating solution. Okay, so nasundan naman ba? Or okay ba? Gawin niya ito nasa baba. Okay, just to see if kaya na. Calculate the molarity. Wag na yung molality. Hindi natin didi-discuss yan eh. Hindi kasama sa exam. Calculate the molarity of 49% by weight hydrofluoric acid. Ang molar mass ng HFI 2001. Okay. Kaya naman na. Sige. Kapag may question, mag-chat lang. Sundan nyo lang yung process na pinakita ko. Okay. So, sige. I'll give you a few minutes na. Chat lang kayo kapag may problem.
Okay. Kumusta? Last problem na naman ta. Were you able to get the answer? Or solving pa? Okay. May answer tayo from Monel. Okay. 28 molar. Meron na si Cedric. Okay. Tignan natin. Show ko na yung solution kasi malapit na rin mag-time eh. Nawala sa isip ko. Okay. So, it's similar with the previous item. So, basically, babaguhin lang natin yung density portion. Okay. And of course, yung mass ng solute. Okay. So, sige. Start tayo. Yung hindi natin madi-discuss, edi next time. So, next week yan. Okay? Pero sagot na rin kayo ng mga items na kayo nyo nasagutan dito. Pero yung ibang part, saka na. Okay? Asan yun? Ito. Nawala yung pencil. Okay, sasagutan ko na yung part na to. Calculate the molarity of 49% weight hydrofluoric acid. If the density is 1.16. Again, sabi ko, you always assume 100 grams solution. Para saan yung 100 grams solution? Para? We assume 100 grams solution para yung 49% weight HF, yun na yung mass ng solute, no? So, we have 49 grams HF. Again, ito yung solute. Ayan. Tapos, ano pa gagawin natin? Yung 100 gram solution, kunin mo yung volume niya. Okay? So, the volume of the solution is, ano yun? Mass over density. Okay? So it's the mass of the solution divided by the density of the solution. Okay, ano yung mass ng solution? Again, we assumed 100 grams. So yun din gagamitin natin. So 100 gram solution divided by the density of solution 1.16 grams per ml. So divide lang natin. So 100 divided by 1.16, 86.21. Now, for the molarity. So, molarity is mass HF. Molar mass HF. Oops, sorry. Then volume of the solution in liters. So mass HF, sabi natin, 49 grams. Molar mass HF, 20.01 gram per mole. Ang volume ng solution ay 86.21 ml. Ml yan, gagawin natin liters. So 1,000 ml, 1 liters. So, ang molarity ay, solve natin. So, ang molarity ay 49 divided by 20.01 times 86.21 times 1 over 1,000. 28.40 molar. So, correct. Okay. So, ayan. Sino nakakuha ng answer na yan? Si Monel nakuha. Okay.
I think si Christine din. I think kay said na conversion no. Na wala yung conversion. Ayan. Nakuha naman na. Okay, so that ends our lesson for today. Marami pa tayong didiscuss. Okay. So may iba pa tayong didiscuss sa PowerPoint as well. But at least nadaanan na natin yung difficult portion. Ito lang naman kasi yung difficult sa part na ta. Okay. And yan. Okay, do you have any question? Take kayo ng screenshot. Sige. Take a screenshot. Sulat nyo sa notebooks. And anyway, any questions? Again, on Monday, experiment tayo. Just kindly bring your lab box kung wala pa. Tapos, yung materials nasa lab naman. Okay. Na grad sila. Pupunta lang kayo doon para kumuha na. So, yun, nakausap na namin sila. Ayun lang. So, lab box, dala kayo. Lab gown, of course, para sa lab performance. Okay. So, yun lang. Madali lang first experiment. Okay, so anyway, so I think may screenshot na kayo. Any question or okay na? Pagod na. So kung pagod na, I'll see you again on Monday, first experiment. Mabilis lang yung matatapos. So, kasi again, ang idea for the first experiment is kanya-kanya kayong gagawin. So kuha lang kayo ng mas tatlong beses. Okay? So yan, yun lang yung idea dun. Okay. So, if there's no question, 5 minutes lang din daw ang remaining. So, if there's no question, I guess that's it for today. I'll see you again on Monday for our first experiment on site. Okay? So, thank you for attending our class. So, I'll see you again. Bye-bye. And ingat po. Hopefully, may nakuha kayong additional things. Ay, eto may question pala. Yung worksheet po ba sa Yellowpad ay answers only with solution? Yes. Yung answers na lang. Lagay nyo na lang yung number. So far, ang nasagutan natin, 1, 2, 3, 4. Ah, ito, mga molarity. Sige, sagutan nyo muna yung 5. Ayan. Yung 5 pwede sagutan. Yung 6, didiscuss pa natin to eh. Pero sige, saka na muna. 5 na lang muna sagutan niya. Yes. Oo. Kasi yung iba didiscuss pa natin. Ah, ito rin. Yung part 10. A, B, C. Ayan. D, E. Ayan. So, ayan. So, 5, test, 10, A, B, C, D, E. Okay, na-discuss na natin sila. Okay, so ayun. So, thank you. I'll see you again on Monday. Bye-bye. And ingat po always.